Hey there, my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. Kung first time mong umattend dito sa Q&A session na ito, bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung Q&A session ito at para saan ba ito. So ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube sa YouTube channel ko ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 PM Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung matend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, and then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo, and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Ay maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala, huwag mong sundin. It's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, mano-notify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 PM Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun, at hinding-hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayamang ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, we are now live. What's up mga kapower? Okay, so I hope naririnig nyo ako ng maayos. So medyo nanilibago pa ako kasi ano to eh. Medyo binago ko yung setup ng aking ano, ng aking opisina, no? Kaya medyo nanilibago pa ako. Okay, so I hope naririnig nyo ako ng maayos. Okay naman, meron naman. Na-check ko yung audio, meron na. Kasi last time wala. Ang haba na sinasabi ko, wala pa lang nakakarinig sa akin kasi ano pala, may problema pala yung sa ano, sa audio, hindi pala nakakonect. Okay. So ngayon, okay naman yung audio natin. Alright, so magandang gabi sa inyong lahat, magandang umaga, hapon, tanghali, nasang parte man kayo ng mundo na nanonood ngayon. So shoutout ko na muna yung pinakang unang nag-comment dito sa ating Q&A session. Pinakang unang comment na nakita ko na nandito, hindi pa naman nawawala si Mylen. Okay, shoutout kay Mylen Vallejo. Alright, so yan, magandang gabi sa inyo. And sa mga first timer dyan, comment kayo dyan sa ilalim para mabigyan ko rin kayo ng shoutout. So mga first time umattend nitong ating Q&A session, no, first time mong makita yung gwapo kong pagmumuka, masasanay rin kayo dyan sa mga joke ko na yan. Okay, comment kayo dyan para mabigyan kita ng shoutout. So gawin natin yung best natin, gawin ko yung best ko pala para mabigyan ko kayo ng value ngayong gabi. Pero syempre, yung training natin manggagaling yan sa inyong mga tanong. Okay, doon yan manggagaling. So, yung mga magtatanong talaga yung ano eh, yung mga magtatanong talaga yung magbibigay ng ano ng yung tutulong sa akin para mabigyan ko kayo ng value tonight. So, itanong niyo na lahat ng gusto niyo itanong and gagawin ko yung best ko para masagutan ko siya
sa loob ng 1 hour na meron tayo. It's already 8:11 sa akin. So, 50 minutes na lang. Eh, tapos na to. Okay. So, yan. Shoutout sa mga nandito na kay Anna Rose, Dominic, GN, Claystone, Steph, Dominic na lang, shoutout ka na. Juliet, Michael, Gloria, Genesis, Aiza, si Vicmar, Nino, Regine. Ito, may mga ano pala ako dito. Mga kapower sa grupo ko. Right? Martin, Jen, Camille, Maylin, Jemmer, Sugar, sino pa? Mycor? Tama ba? Mycor? Mycor yung nakalagay dito. Michael, Chokis, tama ba? Ronnie, Jania, ayan, si Coach RJ, isa sa mga leaders ko yan, shout out. Okay, Orly, first time, si Orly, first time, so, sino pang first time? Si Coach Lubin, mukha mo. First time mo, mukha mo. Okay, si Thirdy, first time. Si Teresa from Japan, lapit lang, dyan lang sa may kanto. Okay, welcome dito sa ating Q&A session. Jenny, Jeline, hindi first time pero kababalik. Okay, so yan, sino pa yung mga nandito? Meron pa dito, Kimina Grace, sino pa? Marian, Jen, Jabel, Irvin, Angeli, and si Coach Angeli, bagong promote na leader to si Coach Angeli. Alright, Obet. So yan, magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat, saan parte man kayo ng mundo ng doon. And sa mga first timer, we hope na makasama namin kayo every Friday Philippines time, 8 PM, nauna yung Philippines time, 8 PM Philippines time, itong ating Q&A session. So ito ay open, kung napanood nyo yung introduction video, ito ay open naman sa lahat ng mga kapower natin, sa mga gustong, sa mga payaman, sa mga network marketers, open to sa lahat, regardless kung saan company ka kabilang. As long as gusto mong maging ethical na network marketer at gusto mong maging successful sa ethical na paraan, so open ito para sa inyo. Okay? So yan. By the way, pag hindi ko nasagot yung tanong nyo, itanong nyo na lang ulit kasi nawawala na ulit yung mga comments. Na? As usual, ganun talaga. Ganun na yata talaga. Pero meron na ako dito ng mga kina-copy-paste na tanong. So kapag hindi ko nasagot yung tanong, ulitin nyo na lang. Okay, ulitin nyo na lang para masaya. Alright. So yan, sagot na tayo sa mga katanungan nyo. So this first question comes from Ka Jemmer Bartolo Senior. Okay, so ang tanong niya, question ko lang po, tama po ba na tumigil muna sa pag-invite kasi hindi naman ako marunong mag-close ng deal? Alright. So parang ganito yan eh. Parang ganito yung dating nung tanong sa akin. Okay lang ba na wag na akong pumasok kasi hindi pa naman ako nakakapag-exam? Okay lang ba na hindi na muna ako pumasok sa school kasi hindi pa naman ako nakakapag-exam? Ha? di ba ang gulo? So, pero naiintindihan ko kasi meron ako nakita na kay Jemmer din na in-explain niya kung bakit. Kasi hindi pa daw siya marunong, bla 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 bla. Ito yan, palagi niyong tatandaan. Sa network marketing industry, sa negosyo natin, no, ito lang naman yung bukod tanging alam ko. Meron pang ibang mga negosyo. Pero isa itong network marketing sa mga industriya na kung saan pag sinabing training is ganito, manunood ka, a-attend ka sa seminar kung may live seminar, 'di ba? Manunood ka ng mga nitong live, manunood ka ng replay na video, recorded video, or magbabasa ka ng libro, 'di ba? Makikinig ka ng audiobook or ganon, 'di ba? Pag sinabing training. Pero pansinin niyo sa sports, kapag sinabing training, 'di ba? Pag sinabi ng coach, halimbawa sa basketball, training tayo. 'Di ba? Anong gagawin ng mga players? Manunood ng how to dribble. Manunood sila ng video how to shoot. Anong gagawin ng mga players kapag sinabi ng coach nila na training tayo? Sila mismo yung gagawa. Sila mismo yung magdi-dribble kung dribbling yung training nila, sila mismo yung magsho-shooting kung shooting yung training nila. Sila mismo ang gagawa. Dito lang naman sa atin isa sa mga industriya, ang network marketing industry, na kapag sinabing training, ganito manunood. Pero sa totoo lang, itong ganito, nung panonood nyo, is hindi to training talaga. No, ito ay parang, beginner's guide, parang ganun, guidance lang ito. Ang totoong training, magsisimula yan kapag ginagawa mo na. Okay? Naintindihan nyo? So, ganun din yun. That's the same with sports at yung sa pagiging atleta. Ganun din yun eh. Diba? Same lang yan. Pero ito,
kumbaga parang theoretical pa lang siya eh. Even though may mga training na proven talagang nagwo-work, pero hindi, mas importante pa rin yung experiential learning na tinatawag, kung meron talagang ganong word, no? Experiential learning meaning from your experience. Hindi ko alam kung inimbento ko lang ba yan o totoo bang may word na ganyan, pero from your experience mismo, na ikaw mismo yung nakaranas, yun yung totoong training, dun nagsisimula yun, dun ka talaga natututo. Okay, kaya nga ano eh, kaya nga parang ito yan eh, isa pa, another example. Kapag ka, para ka matuto mag-bike, kahit anong kakapanood mo ng how to ride a bike sa YouTube, kahit 1,000 beses ka nang nanood ng mga training dyan, pag nag-bike ka na, in-actual mo na, sisimplang ka pa din. Kahit ilang beses kang nanood, sisimplang at sisimplang ka pa din. Babangga ka pa din, may slide ka pa din, malalaglag ka, matutumba ka, masasaktan ka pa din. Sa ayaw mo at sa gusto. Sa lahat ng bagay, ganun. Okay, so parang, kaya I hope naiintindihan nyo yung sinasabi ko about dito. Paano ka matututo o gagaling sa pag-closing kung hindi ka naman nagko-close ng deal? Diba? So, hindi lang yan. Siyempre, katulad nung binabanggit ko rin na yung mga nagtatanong, sila lang yung mga spokesperson. Pero para sa inyong lahat yan. Kasi alam mo kung sapul ka o hindi eh. Diba? Hindi lang to para kay Jemmer. Itong sinasabi ko, kumbaga si Jemmer lang yung naging spokesperson. Siya lang yung malakas ang loob na nagtanong para sa inyo. No? Kaya hindi lang para sa kanya to. Para sa inyo yan. Kayong mga takot ma-reject. Okay? Pero okay lang yan. Normal lang yan sa simula. Kasi lahat naman tayo nagsimulang ganyan. Even ako, takot rin naman ako ma-reject nung nagsisimula ako. Yun lang naman yung pinakang ugat rin itong problema na to eh. Takot ka lang ma-reject. Okay? Kasi kahit anong galing mo sa close, sa tingin nyo ba, ako, yung mga lodi nyo, yung mga super duper yaman yung mga upline, sa tingin nyo, hindi sila nare-reject? Sa tingin nyo ba, lahat ng kinakausap nila, sale, pay-in? Kapag may nagsabing ganong upline sa inyo, na lahat ng kinakausap ko, no, sumasali, sinungaling yun, manluloko yun, lumayo ka na dun. Walang ganon. Hindi nag-i-exist yun. Okay? Lahat kami hanggang ngayon, kahit yung mga successful na kilala mo, nare-reject pa rin kami every single day. Ito yung mas malupit. Mas marami pa yung rejections namin every day. Every day, kesa sa dami ng in-invite mo sa buong buhay mo. kaya nandito kami sa level na to. The more na successful ang isang tao dito sa industriya natin, sa network marketing, the more na mas mataas yung level ng success niya, the more na mas marami siyang pagkakamali, the more na mas marami siyang rejections na na-experience. Ayokong tawagin na failure kasi ang pagiging failure lang naman is pag nag-quit ka eh. Doon ka lang naging failure. Hindi failures eh. Mga mistakes, mga pagkakamali lang yun. Hanggat tumutuloy-tuloy ka sa ginagawa mo, nagkamali ka, hindi ka nag-fail. Nagkamali ka lang. May lesson ka lang na kailangan matutunan doon. So yun, para at least klaro sa inyo yun. The more na mataas ang level ng success ng isang tao, the more na mas marami silang rejections and mistakes na na-experience. Kaya ako nasabi na yung dami ng rejections na na-experience namin every single day, okay, mas marami pa sa total lang na-invite nyo sa buong buhay nyo. Kaya kami nandito. Okay? So ang point dito, ang pinakang punto dito is, yun pa din. Kailangan mawala yung takot nyo sa rejection. Okay, kasi hanggat takot kayo sa rejection, gagawa kayo ng mga excuses, justification, katulad nito, na hindi kasi ako marunong eh. Sino ba nagsimula na ano? Meron ba dito sa inyo, simula bata ka pa lang, nangangarap ka na maging networker? Tinanong ka ng magulang mo, anak, ano gusto mo paglaki mo? Nasagot mo, gusto ko pong maging networker. Gusto ko magbilog-bilog, mag-recruit. Meron ba sa inyong ganon? Baka meron, di ba? Malay ko ba? Malay natin, di ko alam. Kasi ako hindi ako ganon. Alam kong hindi ako ganon. Alam kong hindi ako ganon. Hindi ko pinangarap, ni minsan sa buong buhay ko, hindi ko pinangarap na someday, no, magiging networker ako. Ang pangarap ko dati, maging magaling professional Dota player. Yun ang pangarap ko nung high school. Diba? Tapos nagbibilog-bilog ngayon. Pumapower-power ngayon. Diba? Ang layo, diba? Magbibenta ng mga pampaganda. O, diba? Ang layo. So, eh, ganun talaga eh. Kakaralin mo isang bag. At least maganda buhay ko. Diba? Kaysa yung mga nahihiya-hiya dyan na, ay, pampaganda eh, kalalaking tao eh. At least maganda buhay ko. Diba? So, yun ang pinakang, ano doon, yun yung pinakang ugat ng problema. Yung takot sa rejection. Kahit anong closing magical budol-budol scripts ang matutunan mo, mare-reject ka pa din.
marereject ka pa din. Walang ano, walang 110% sure na pag sinabi mo lang tong linya na to, di ba? Pag sinabi mo lang tong linya na to, sasali siya sa'yo. Okay. Nalimutan ko lang yung kakasama kami last time nung mga applying ko na mga siraulo din eh. Merong sinabi sa akin na magic word eh. Sino yung nakakala, sino yung mga kasama ko doon? Mayroon kung may nanonood dito. No? Yung magic word para, ano, para ano daw, layuan ka ng masamang spirito. So, yung mga ganun, walang ganun eh, walang ganun. Yung magic word, sabihin mo lang to, kapag sinabi mo to, ano ka na, no? Yayaman ka na kagad, mapapasali mo lahat ng makakausap. Walang ganun. Okay, magkakamali at magkakamali ka. Alright? So, yun. Next question from Michael Bantad. Mostly pag nalaman ni prospect yung amount, madalas sinasabi nila na mahal. Pero yung totoo, napakamura lang kung ito naman yung chance mo mabago ang buhay nyo. Madalas po hindi kasi na, nila nakikita yung value. May tip or ano po ba ang ginagawa nyo na pwede nyong i-share sa amin para makita ng client yung value? Follow up. Yan lang yung biglang pumasok sa isip ko eh. Follow up. Masyado kasi kayong desperado sa on the spot. Baliw na baliw kayo sa mga ganyang on the spot na yan. Pero hindi ko rin kayo masisisi kasi nga, nakakabaliw naman talaga. Masarap sa feeling pag nakapagpa-on the spot pay-in ka, diba? Nakapagpa-on the spot ka na makabenta ng product, diba? Masarap talaga sa feeling yan. Tapos lalo na kung ang ano nyo, ang environment mo, palagi mo nakikita sa Facebook profile mo, sa wall mo na, ay grabe, on the spot, ay power pa yaman. Diba, yung mga ganun palagi yung nakikita mo. So, hindi kita masisisi na yun din ang gusto nyong makuha. Pero ito yan, based on my experience, na 98 to 99% of the time, okay, ganun kataas ha, 98 to 99% of the time, hindi on the spot yung pay-in. And para sa akin, mas prefer ko pa yung ganun. Mas prefer ko pa yung hindi nag-on the spot, tapos ano, mas prefer ko yung hindi nag-on the spot kaysa dun sa nag-on the spot kasi nabaliw lang. Kasi usually, ewan ko kung napansin nyo rin, no? Kung marami na kayo naging downlines before, yung mga nag-on the spot pain, on the spot na sumasali, on the spot rin nawawala yung mga yan. Diba? Magulat ka na lang, kasasali lang nito kahapon, nasa na? Diba? Kasasali lang nito kahapon, tapos pag kinakamusta mo, busy. Busy ako sa work eh. Inaalagaan ko si baby eh. Papunta kasi ako ng Mars, 'di ba? Kung ano na lang yung ano, kung ano na lang yung may excuse sa iyo. 'Di ba? Kasi nabaliw lang. 'Di ba? Mas prefer ko pa yung inabot ng ilang araw, ilang linggo. Sa amin nga, may mga sumasali sa amin inabot ng ilang taon. Hindi naman namin sila hinihintay, okay? Okay? Baka yung iba, isipin nyo, grabe, maghihintay pala ako ng ilang taon bago makapag... Hindi yun ang punto ko. No, ang punto ko is, inaabot ng ilang taon bago mag-decide na sumali. And then, nag-decide na sumali, kadalasan sa kanila, nagiging leader na. Kasi yun yung tamang time para sa kanila. Pero hindi namin sila hinintay. Hindi lang kami tumigil sa follow-up. Napakatsaga lang talaga namin sa follow-up. Hindi kami nag-expect na kada follow-up namin, sasali na hindi. Ang importante, naaalala niya kami. Sino man yung prospect na yun, naaalala niya na meron kaming ino-offer na ganito. Yun lang yung importante sa amin sa follow-up. Okay? So, ang problem na nakikita ko dito is masyado kayong desperado sa on the spot. Gusto niyo sasali agad. Sasali agad. Pwedeng hindi niya nakikita yung value sa ngayon, pero over time, pwede niya makita yung value in the future kapag dumating yung time na ready na siya. Di ba karamihan sa inyo dito? Ganon din naman. Halos lahat, pupusta ako, halos lahat kayo dito. Ganon din naman. Di ka naman agad-agad sumali. No? Alam mo yun, yung pagka alam mo dun sa... Madalang dito, kukunti dito sa inyong on the spot. Meaning ko ng on the spot is yung pagkakita mo ng opportunity, talagang nagbayad ka na kagad. Di ka na nagpalipas ng 24 hours. Yun ang on the spot. Okay, nagbayad ka na kagad. Hindi lumilipas yung 24 hours na hindi ka sumali. Pero pag lumipas na yung 24 hours, hindi ka na on the spot nun. Nabot ka na ng isang araw. Diba? Karamihan sa inyo, ganun din naman. So, bakit kayo nag-expect na ganun din pagdating sa mga prospect nyo, on the spot, sali agad? Diba? 98 to 99% hindi yan ang case. Hindi ganun ang mangyayari. Okay. So, dyan na papasok si follow-up. Kailangan follow-up. Okay, follow-up. Meron naman akong video about follow-up eh. Hanapin nyo na lang sa YouTube. Okay, hindi ko na-explain yun dito kasi haba tayo. Alright, so yun yung sagot ko. Okay, next question. Ay, may nakopya akong tanong. Wala yung... Ay, ito pala. Akala ko nga.
Wala yung pangalan, miss. Okay, next question. First time ko matanong ng ganito, ha? Oh, from Kimi na Grace. Paano maging mayaman? First time ko matanong ng ganito sa ano, sa Q&A. Wala akong naaalala na nagtanong ng ganito. Okay, so magandang question. Okay, kasi although medyo broad siya, no? Masyadong broad, pero magandang question, no? Paano nga naman ba, paano ba maging mayaman? So unang-una sa lahat, magpaturo ka sa mayaman, makinig ka sa mayaman, maniwala ka sa mayaman, gawin mo kung anong ginagawa ng mayaman. Okay? Pero syempre, doon na papasok yung ano mo, yung principles mo. Kasi halimbawa, wag niyo masyadong i ano, parang tawag dito, parang literalin yung sinabi ko na ay makinig sa mayaman, ito drug lord to, mayaman, so magpapaturo. Common sense naman, no? So alam ko naman na lahat kayo diyan is naintindihan niyo kung ano yung sinasabi ko. So dapat yung kung kanino ka magpapaturo, kanino ka makikinig is tawag dito, nag-a-align yung principles niyo. Kasi pag hindi, kahit mayaman pa siya, mahirapan ka pa din. At saka hindi naman ano, hindi rin niya nakadepende. So yun yung unang step, 'di ba? Unang step is ano ka? Ito ano na lang, para mabilis na lang yung ano, maraming ways kasi masyadong broad itong tanong na to. Yun, yun ang una pumasok sa isip ko, magpaturo ka, maniwala ka, makinig ka dun sa mayaman. Okay? Ibig sabihin maghanap ka ng mentor. Okay, maghanap ka ng mentor na merong aligned na principle sa iyo. Kasi especially ang ano kasi madalas kasi na ano, ang pinakang common na tawag dito na madali ka makakahanap ng mentor na magtuturo sa iyo, mentor na mayaman, is nasa network marketing. Okay, yan ang pinakang common. Meron pa namang iba pero ito yung pinakang common kasi yun talaga ang design ng network marketing. Para po sa inyong mga hindi nanonood, ang design talaga ang hindi nanonood na hindi involved sa network marketing is yun talaga ang design ng network marketing, na yung mga nasa taas is kailangan niyan tulungan yung mga nasa ilalim. Okay, tulungan by ibig sabihin ng tulungan is tulungan na tulungan ng sarili nila, hindi yung ibibigay sa iyo, charity work, hindi yun ang tulong na sinasabi ko. Okay, hindi tulungan maging tamad ang sinasabi ko. Ang tulungan, pag sinabi ko tulungan, is tulungan na tulungan ng sarili nila. So, syempre, which is yun doon ang papasok yung number 2, 'di ba? Humanap ka ng mentor, number 2 is yung gawin mo kung ano yung sinasabi niya, 'di ba? Gawin mo, apply mo kung ano tinuturo niya, gawin mo nang tuloy-tuloy for at least 3 years. No, at least 3 years na tuloy-tuloy. Okay, so balik muna tayo sa number 1, okay? Network marketing, hanap ka ng mentor na ang design talaga ng ano ng network marketing is tulungan ng mga nasa taas, yung mga nasa ilalim na umasenso para sila umasenso din. Okay, para sila umasenso din. Pero bakit ganoon? Meron pa rin namang umaasenso sa na nasa taas kahit hindi naman umaasenso yung nasa baba. Merong umasenso dun sa baba usually, kadalasan. Hindi ko na masyado babagitin yung iba kasi merong tinatawag na kamada eh. So hindi ko na isasama yung dito para masyado pa kasing ahaba yung explanation ko. So, merong mga na umaasenso sa ilalim pero hindi lahat kasi sumusunod. Hindi lahat kasi nagtsatsaga. Hindi lahat kasi nakikinig. Madalas kaya nag-fail. Okay, pag sinabi kong fail, katulad ng sinabi ko kanina, is yung mga nag-quit na, tumigil na. Madalas kaya nagiging failure, talunan, loser, yung mga pumapasok sa industriya na ito, is mas nakikinig pa sila dun sa opinion ng mga taong nasa paligid nila na wala namang narating sa buhay. Kahit pa kapamilya mo yan. Magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo, whatever. Diba? Kasi ganun talaga eh, ganun talaga tayong tao na syempre, kamag-anak ko to, kaibigan ko to, kakilala ko to, or whatever. Siyempre, may relationship ako sa mga tao na to, may tiwala ako sa kanila. Yun yung nagiging problema. Hindi naman naiintindihan ng mga tao na yun kung anong pinagsasasabi nila eh. Kasi kung naiintindihan nila kung ano sinasabi nila, bakit hindi sila umasenso? Diba? So kung yung tao na yun is yung kung ano mo yun, kung makikinig ka sa isang tao, pakinggan mo kung gusto mong yumaman, kung gusto mong umasenso, makinig ka dun sa taong yumaman. Kahit di mo pa siya kakilala. Parang ganito, another example. May sakit ka. Di ba? May sakit ka, nagkaroon ka ng sakit. Kanino ka magpapakonsulta? Okay? Kanino ka magpapakonsulta? Sa magulang mo na hindi naman doktor? O sa hindi mo kakilalang doktor? Hindi mo kaano-ano yung doktor? Na alam mong professional? Diba? May lisensya, doktor talaga. Pero hindi mo siya kaano-ano. Kanino ka dapat magpa-check up? Alam mo 'di ba kung kanino dapat ang sinasabi ko, hindi yung gusto. Dapat ang sinasabi ko, 'di ba? Alam mo kung kanino ka dapat magpa-check up? Yung may pinag-aralan. 'Di ba? Papaayos mo ba yung sasakyan mo kung may sasakyan ka? Papaayos mo ba yung sasakyan mo sa isang kakilala mo, kaibigan mo na hindi naman marunong? Kasi kaibigan mo siya eh.
Kasi friend ko eh. Di ba, imagine mo yon, di ba? Ang tanga ng logic kung isipin mo na ganun. Pero ganun ang ginagawa ng tao. Di ba? Ganun ang ginagawa ng tao. Ganun ang typical na ginagawa natin. Masyadong nakikinig sa opinion ng mga wala namang narating sa buhay. Okay? Pagpasensya nyo yung word ko, sa mga bago dito, ganito talaga ako magsalita. Okay? Sa mga first time dito, baka nagugulat kayo. Okay, hindi ko pala na ano yun. Kasi real talk ako magsalita. Hindi ako mag-sugarcoat dito, no? Para lang maging kaibigan nyo ako or magustuhan nyo ako. Wala akong pakialam. Kung magustuhan nyo ako, kung ayaw nyo sa akin, gusto nyo ako, wala akong pakialam dyan. Sasabihin ko kung ano yung totoo. Okay, sasabihin ko kung ano yung base sa experience ko. So, yun yung nagiging problem. Kaya, hanap ka talaga ng tao na mag-guide sa'yo. Kasi, yung mga nagturo sa akin kung paano umasenso, hindi ko kaano-ano eh. Hindi ko kadugo, hindi ko kakilala. Hindi ko na-imagine na someday siya pala yung magtuturo sa akin. Pero, hindi sapat yung pagtuturo niya kung hindi ko naman ginawa. Which is, doon na yung number 2. Kung hindi ko naman ginawa ng tuloy-tuloy, yun yung keyword doon. Hindi lang bastang ginawa. Kasi baka isipin, ginawa ko naman kung ano yung tinuro ng mentor ko. Gano'ng katagal? 2 days. Hindi pa rin ako umaman. Parang tanga nun, di ba? 2 days? Kahit pa 3 buwan yan, kahit pa 1 taon yan, hindi sapat yun. At least 3 taon, at least. Sa totoo lang, sa entrepreneurship, para ka talaga, umaman ng sobra-sobra. Ito na, ibang level na ng yaman. 10 years, at least 10 years. Di ba? Yun nga, nagtataka ko eh. Natatagalan ba kayo doon sa ganun 10 years? Tagal, grabe. Pero hindi ka natagalan sa 2 years na kinder, kung nag-kinder ka, 6 years na elementary, 4 years na high school. Hindi ko na K-12 na ngayon eh. Ito sa akin, nung wala pang K-12 eh. Kasi millennial ako. Diba? 4 years na high school, kung 4 years lang yung college, that's 16 years, right? Hindi ko nagkamali. Tama ba? Tama ba yung computation? 4, 4, 8, 6, 7. 16, di ba? 16 years, hindi ka natagalan doon. Umasenso ba kayo during those times? Di naman ah. Tapos natatagal lang kayo sa 3 years. Kita nyo? Nakikita nyo? Kung natatagal lang ka doon, nakikita mo kung ano yung mali sa mindset mo. Kaya ka hindi talaga asenso kapag ganun. So, kailangan baguhin yun. Okay? So, dalawa lang yung binigay ko na yun. Dalawa lang yung binigay ko na yun. Actually, madami pa, pero hahaba kasi tayo. Pero yung dalawa na yun sa tingin ko, para sa akin, sapat na eh. Kasi yung mga technical how to, malamang tuturo na yun ng effective mentor mo kung may effective mentor ka. So make sure na hanghanapin mo is yung pasok sa principles mo. Kasi meron maraming mayaman talaga na hindi maganda yung ginagawa. Okay, hindi naman sila yung nakikita nyo sa palabas na mata pobre, na madalas diba, sa mga pelikula, sa mga teleserye, diba, palaging ganun, basta mayaman, masama ugali. Hindi naman ganun, pero may mga unethical sila na ginagawa. Especially dito sa industriya namin, no? Kaya marami nagiging negative. So iwasan niyo yung mga ganong tao. Nabibigyan ko kayo ng clue, mahilig silang mag-flash. Mahilig silang mag-flex. Di ba? Pakita ng maraming pera, malaking cheque, mahilig sa ganon. So yun. Although hindi lahat, pero karamihan, ganon. Ganon. Doon mo pa lang malalaman, doon pa lang malalaman mo na. Okay? So yun. Next question. Okay, from Dominic. Paano po yung tamang Dominic Baltasar? Paano po yung tamang pag-approach sa kausap na prospect? I-approach mo lang. As long as ethical 'yan. So, I recommend sa inyong about sa inviting, panoorin niyo yung video ko sa YouTube, paano mag-invite, no? 2018 'yun, pero okay pa rin 'yun eh. Effective pa rin naman siya. At marami na rin ako mga bagong inviting, and especially meron akong ginawang ebook. Yung Unlimited Prospects Handbook. Nagturo ako doon ng about sa inviting. So makikita niyo yung link sa description nitong video. Kung pinapanood mo to sa Facebook, nasa taas yung description. Kung sa YouTube, nasa ilalim. Hanapin niyo Unlimited Prospects Handbook. Tsaka may nakikita kayo nag-i-slide, di ba? Meron din dyan. Nandyan rin yung link. Abangan niyo lang na lumabas. Unlimited Prospects Handbook. Doon ako nagbigay ng tamang inviting mga scripts. Nag-provide din ako. Pero wala namang magic yun. Kasi kung tatamad-tamad ka, at mainipin ka, wala rin kwenta. Kahit anong strategy matutunan mo, walang kwenta yun. Kasi ikaw yung may problema eh. Okay? Walang magic eh. Katulad nga nung sinabi ko sa inyo, wala namang magic. Okay. Next question. Power ba, payaman? Marami man natututunan so far. Payaman, no? Power. Okay, Gabe. Next question. Ito, from Master Jeremiah. Kapag pare-pareho na lang kayo ng product namin na market, advisable ba na mag-Facebook ads? How effective po ba yung Facebook ads?
Hindi ko masasabi kasi yung ang Facebook ads is Facebook ads. Ang risk niyan is nasa iyo. Kung hindi ka marunong, hindi ka kikita. Ganun lang yung kasimple. Kung ano ka, kung mainipin ka, kung tatamad-tamad ka, ano ba yung mga madalas yung problema sa ano eh, sa kahit na itong Facebook ads kasi is another tool lang naman, another marketing tool lang din naman ito. So, yun nga, kung mainipin ka, tatamad-tamad ka, tapos hindi mo inaaral kung anong ginagawa mo, walang kwenta tong Facebook ads na ito. And para sa akin, no, para sa akin, ang ano, ang Facebook ads is multiplier yan ng result. Kung sa organic way or yung free way ng marketing, halimbawa yung pag-approach sa warm market, cold market in an organic way, free, yung hindi ka nag-a-ads, is hindi ka makapag-close sa ganung paraan, kahit mag-Facebook ads ka, mahirapan ka pa rin. Kasi para sa akin is, ano, result multiplier yung Facebook ads eh. Kung zero ang resulta mo ngayon, i-multiply mo yan sa 1 million, zero pa rin ang lalabas. So, yun yung para sa akin. Okay? Result multiplier yan. So, kung kaya mong mag-close organically, di ba? Sa mga organic market, cold market, warm market, organic mo lang ginagawa. Free marketing. Kaya mo mag-close doon, nakakapagpasali ka doon, nakakabenta ka doon, magmumultiply yung resulta mo sa ano. Kasi ang punto doon is marunong ka na sa closing eh. Magaling ka na sa closing eh. Pero meron din another side na ang pagpapraktisan mo is yung nanggaling sa Facebook ads. Hindi ka marunong mag-closing, nag-Facebook ads ka. Ang naging praktisan mo is yung Facebook ads. Ang problema nga lang doon, yung pera. Kasi nagbabayad ka na eh. Diba? So ibig sabihin, para ka nagbabayad sa practical training mo na pwede naman sanang libre. So nasa sa inyo na yan kung anong gagawin nyo. Pagdating naman doon sa product, kung pare-pareho lang, kasi katulad namin, usually kami, ano, sa company namin, hindi lang sa company namin, sa grupo namin, talagang ano eh, product sales yung una naming ginagawa. Una naming tinuturo sa mga member. And even ako, hanggang ngayon, di pa rin naman ako tumitigil sa pagbebenta ng product. Recruiting, benta ng product, yun lang naman yung tanging paraan para kumita tayo dito sa negosyo natin eh. Diba? Recruiting, benta ng product na directly control mo. Okay? Directly control mo yung pagre-recruit, directly control mo yung pagbebenta ng product. So, doon lang naman tayo kumikita. Hindi to kami tumitigil. Okay? Baka ang iniisip mo kasi, sa pagkakaintindi ko dito sa tanong ni Jern Maya, okay, kasi pare-pare yung product is baka masaturate yung market. Kalokohan ng saturation para sa akin, no, hindi nasasaturate ang market. Excuse or justification lang to ng mga tamad, justification lang to ng mga mainipin, justification lang to ng mga may loser mindset. Okay, na ba maubos yung market, maubos yung prospect. 7 taon ko na tong ginagawa, hindi pa ako nakaka 1% sa dami ng prospect. Sa ano pa lang ha, sa mga Pilipino pa lang ha, hindi pa ako nakaka 1% sa dami ng na-invite, sa dami ng prospect. Paghaluin mo na yung products at saka yung network, hindi pa ako nakaka 1% sa populasyon ng Pilipinas na over 100 million. Tapos nasa-saturate ng market, 7 taon ko na tong ginagawa. Yeah, dami nga nagtatayuan ng mga bagong MLM companies, ang dami nagtatayuan ng mga scams, 'di ba? Kasi hindi naman nasa-saturate ang market eh. Okay? So, 'yun ang sagot ko regarding dito. All right? So, next question tayo. Ano? Ano? Teka lang, iniintindi ko itong tanong ni John Frederick Ilagan. Ang isang tao ay hindi para sa isang legit and successful MLM company. Ang isang successful MLM company ay hindi para sa isang tao? Ha? Hindi ko naintindihan. Naintindihan niyo ba? Baka sakaling naintindihan niyo. Hindi ko naintindihan kung anong ibig sabihin. Isang legit, pang-apat na beses ko nang binabasa, hindi ko talaga maintindihan. Ay, hindi para sa isang... Hindi ko maintindihan. Sorry, John. Iulitin mo lang yung tanong kung abutin pa kasi hindi ko naintindihan kung anong ibig mo sabihin. Hindi ko alam kung tanong ba talaga to. Okay. Next question. Si Joanna Dakay. Okay, message mo na lang ako regarding dito sa tanong na to. Wag dito. Okay. Ito, kay Jason Park. Paano nyo po na-overcome yung distraction nyo na nag-start kayo sa MLM? Kasi po ako always ako na di-distract sa mga online games hanggang sa di ko na magawa yung dapat kong gawin. 21 years old pa lang po ako, second year college. Okay, so yan, Jason. Sino yung ganun? Sino yung... Palaging na-distract. Gusto ko umataw eh. Kaso ang sarap mag-ML. Ang sarap mag-Dota.
May mga nagdodota pa ba dito? Ang sarap kasing ano yun, maglaro eh. Diba? Yan lang naman yung alam kong uso ng mobile games. By the way, hindi ako nag-ML, hindi ako marunong yan. Nagdodota ako pero sobrang tagal na. Hindi ko na nga ma... 2019 pa yata yung hindi ko na maalala. Ang tagal na. Okay. So, naiintindihan ko kasi marami ako. Mahilig ako dyan. Okay, yan talaga yung hilig ko ever since hanggang ngayon. Kung makikita nyo yung ano ko, talagang dyan ako naglalaspag ng pera sa mga, sa games, no? Right? Pagka nalalaman nga ni Grace yung mga binibili ko, grabe. No, presyo ng ano, makakabili ka na ng sapatos, pambili ko lang ng games. 3,000 mga ganun, di ba? Naglalaspag ako ng pera. Kasi gusto ko, masaya ako doon, tsaka may pambili ako. So, naiintindihan ko kasi nung nagsimula ako, ito yung isa sa mga sinakripisyo ko, yung yan, paglalaro. At saka isa pa, yung panonood ng anime, mahilig rin ako dyan. Hanggang ngayon, okay, mahilig rin ako dyan. Kaya yan yung mga sinakripisyo ko na nagsisimula ako. Ngayon, binabalikan ko na siya kasi malaya na ako. Okay? May na-achieve na ako na success. Yun ay reward ko sa sarili ko kasi ilang taon ako nagtiis. Talagang focus. Eh, mahirap to sa simula. Okay, so bibigyan ko kayo ng ano, bibigyan ko kayo ng strategy, no? Na hindi naman to secret. Napakasimple lang ng mga ibibigay ko sa inyo na strategy. Online games, lalo-lalo na kung sa mobile, ano yung unang-una mong gagawin? I-uninstall mo kasi. Hindi mo yan na-uninstall eh. Sino may problem? Ano yon, 'di ba? Ano yung smartphone nyo ba yung may magde-decide kung mananatili yung application yung games na yan diyan o ikaw? O hindi pala? O hindi? Sino magde-decide, yung smartphone mo ba o ikaw? Di ba ikaw? Kasi na-addict rin ako at some point, meron ako kinadikan na COC. Meron pa ba naglalaro nun? Clash of Clans. Na-addict din ako dyan eh. Di ba? So nung nalaman ko na na-addict ako, in-uninstall ko. Tinanggal ko talaga. Hindi, kasi nakikita ko eh. Ngayon, wala talaga. Wala na akong laro sa smartphone ko. Dalawa smartphone ko, walang laro. Hindi talaga ako mahilig maglaro sa smartphone talaga. Ang laro ko is ano, PS4, ganyan, PC, ganyan. So, yan, install mo. Yun ang first step. Yun ang problema sa'yo. Parang kasing ano eh. Diba? Isipin nyo ng maigi. Diba? Alimbawa, sa lahat ng distractions, ganun eh. Gusto kong umataw kaso, ang sarap manood ng TV eh. Kasi madalas kang tumambay sa harapan ng TV. Ano yung sinusundan ka ng TV, nahabol-habol ka, ganun ba yun? Hindi kasi ano eh, ang hirap eh. Kayo rin yung may kasalanan. sa lahat ng problema palagi nating tatandaan, sa lahat ng problema, tayo talaga yung problema. Sa atin nagsisimula yon, no? Kasi kahit anong kasisisi mo dyan, wala namang, di naman magbabagong sitwasyon. Hindi magbabagong sitwasyon, hindi magbabago panahon, hindi magbabago ibang tao. Sino magbabago? Tayo. Hindi naman natin sila control eh. Hindi ako makahataw kasi ang lamig. Hindi ako makahataw kasi ang init. Ano bang gusto mo? Doon ka sa Mars, di ba? Imagine mo 'yon, di ba? Excuses lang 'yang mga 'yan. Diba? Alam ko kasi ginagamit ko rin excuses 'yan dati kaya 'wag ako. Papunta ka pa lang, nakailang balit na ako. Okay? So 'yung unang-una na kailangan mong gawin, uninstall mo 'yung laro. Okay? So once na natanggal na yun, dati ang distraction ko, kasi nag-decide ako na mag-focus. Ang naalala ko na naging distraction ko noon, nagsimula ako TV. Kasi yung parents ko, nung nakatira pa ako dun sa parents ko sa bahay nila dati, may TV doon, tapos yung nanay ko, lola ko, mahilig manood ng balita, mahilig manood ng telenovela. Eh, na-training na ako at that time, aware na ako na basura yung mga pinapanood na yun. Diba? Balita, puro negative, basura yun, basura sa isipan. So, teleserye, diba? Puro kadramahan, basura sa isipan. So, na-mindset na ako ng ganun. Eh, nakikitira ako doon. Alam nga naman sabihin ko na, patay niyo yung TV kasi negative yan, di ba? Palalayasin ako kapag ka ganun. So, ang ginagawa ko, lumalayo ako, naghahanap ako ng lugar. Ang ginagawa ko nyo, sa kwarto namin yun. Dalawa kasi yung kwarto doon, sa bahay na yun. Tapos, sa kwarto namin, kung sa kami natutulog magkakapatid, magkakasama ka pa kami nun eh. Doon ako nagkukulong, tapos nagpapasok ako ng ano, kasi rinig ko pa rin sa loob yung TV, malakas eh. Nagpapasok ako ng earphone, so magpapamusic ako ng malakas, either music yan na nakakamotivate, mga kanta na nakakamotivate, or training. No, para hindi ko marinig. So habang nagte-training ako, may iPad na ako nung naalala ko nung time na yun, yun yung unang goal ko. Habang nagte-training, nakikinig ng training, humahataw ako. So yun yung ginagawa ko, kasi kapag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan.
Okay? So before that, may mga distraction pa before ako magkaroon ng iPad na ginagawa ko. Lumalabas kasi ako eh, nag-computer shop lang ako nung nagsisimula ako. Wala akong smartphone. Okay, mas nauna pa nga nakabili ako ng iPad. iPad 2, wala nang ganun ngayon. Yun yung iPad na kapag hinampas mo sa ulo ng tao, basag yung bungo ng tao. Ang tigas na, ang bigat. Okay, wala nang ganun ngayon eh. So, yun yung unang nabili ko na sarili kong perang pinaghirapan ko galing sa pagbibenta ko ng product way back 2014. Ayun yung unang goal na nabili ko. Before yun, walang-wala ako. Wala akong smartphone, ang cellphone ko dikipad lang. So, ang ginagawa ko para makahataw, kasi yung mga time na yun is maluwag pa yung, ano eh, maluwag pa yung, tawag dito, maluwag pa yung si Facebook sa pagpo-post. Ngayon, medyo mahigpit na siya. Sa pagpo-post, gratis, spam. Grabe ako mang spam na sa mga ano, sa post-post ng product. Mga doon ako nagsimula, nagbebenta lang ako ng product, no, para lang ano, para may pambili ako. Kasi ang mindset ko noon, para hindi na ako maglakad ng malayo sa computer shop every day, makabili ako ng sarili kong iPad, ganun. So yun yung ano, yun yung mga time nagsimula ako. Eh gustong-gusto ko eh. Gustong-gusto ko talaga yun eh. So yung mga distraction iniiwasan ko. Gumagawa ako ng paraan para maiwasan ko. Kasi kapag gusto, maraming paraan. Okay? So yun. Napakasimple lang noon, ha. Wala naman siguro magsasabi sa inyo diyan na ang hirap, kasi kung mahirap, huwag mo nang gawin tong negosyo, no? Kung nahihirapan ka, i-give up yung distraction mo, ah, wag na, no? Masaya ka naman siguro sa buhay mo eh. Yan na lang gawin mo. Anong sasayang ka lang ng oras dito? Okay? So yon. Okay, next question. May marami ba kayong natututunan so far? Okay, so ayo, marami kayong natututunan so far, no? Payaman ba? Payaman pa ba? Okay, next question. Ito. May nakita na ako. Okay, from John Michael Meos. Paano mag-mindset ng guest para ma-hype yung guest? Hindi po ako nang-hype. Okay, hindi ako nang-hype ng prospect. Okay, John, siguro bago ito si John Michael, no? Bago dito sa ano, sa Ethical Nation. Okay, isa ang hyping is a form ng ano yan eh, pagiging unethical yan eh. No, majority ng hyping is meron rin siyang magandang side, pero majority is hindi, pangit siya. Lalo-lalo na pag sa guest. Hindi kami nang babaliw ng guest. Hindi kami nang babaliw ng prospect. Okay, para sa amin ano yan, unethical 'yon. Kasi binibigyan mo ng false expectation yung tao. Pinaparamdam mo sa kanila na parang aasenso, yayaman agad sila sa napakadaling paraan. Kasi di ba ano madalas sabihin ng mga speaker, pwede na ba 100,000, 1 minute, pwede na ba? Di ba madalas, in-exaggerate ko lang, pero alam nyo naman kung ano ibig kong sabihin. Di ba madalas ganun yung mga bukang bibig nila, papaypayan ka ng cheque, pera, di ba? One week, di ba? So, binibigyan mo ng false, pwedeng sa kanila totoo talaga yon. Hindi ko naman sinasabi na nagsisinungaling kung sino man na nagsabi noon, di ba? Ang problema nga lang, binibigyan kasi nila ng false expectation ng tao na pag sumali, ganun din. On the spot, ganun din yung mangyayari sa kanila. Pinaparamdam, hindi sinasabi. Kasi magagaling ang mga unethical networkers eh. Ang mga unethical networkers, kaya niyang balik-balik ta rin. No? Kaya ginagawa nilang tama yung mali, ginagawa nilang mali yung tama. Di ba? Kaya nilang baliktarin niya, magagaling yung mga yan, no? So, yun yung isa sa mga problema. Kaya tayo nandito, nag-i-exist yung movement natin, yung Ethical Nation, kaya tayo nag-i-exist is para mas dumami tayo kumpara sa kanila. Kasi mas madami sila eh. Yung mga ganong klase ng tao na sumisira sa industriya natin. So, sila yung sumisira eh. Sila yung parang ano eh, parang half scammer. half lang. Di ba? Hindi pool. Half lang na scammer. Parang ganun kasi yung ano nila eh. Parang ganun sila sa industriya. Toxic sila sa industriya natin. Kasi nga, ganun yung sa mga ganun ginagawa nila. So, hindi kami nang gaganon. Hindi kami nang hype. Sinasabi namin kung ano yung totoo. Ay, hindi to madali o mabilis. Ay, wala namang ganun. Scam yung mga ganun eh. Di ba? Hanggat hanap-hanap ng ang mga tao, hindi talagang hindi matitigil yung mga nabibiktima ng scam sa mga taong mahilig maghanap ng mabilis at madali. Yun yung mga tamad. Kaya wala talaga kayong mababalitaan na ano, si Juan tamad, umasenso na, di ba? Never yun mangyayari. Okay, so kaya hindi namin ginagawa yung mga unethical strategies na yan. Okay? Next question. By the way, no, sa mga members ng Team Genuine sa grupo ko,
No, hindi ako sasagot sa tanong nyo dito kasi ito ay para sa Ethical Nation. So, meron tayong sariling session natin. So, mas maganda doon kayo magtanong or tanong kayo sa ibang mga leaders natin or PM nyo ako. Huwag dito kasi ito ay para sa mga hindi part ng grupo natin. Okay, para sa kanila to. Alright. Meron pa ba? Meron pa ba question? It's already 8:51. Okay. 8:51. Okay, hanap tayo. Baka meron pa. By the way, congrats sa atin, no? Sa Ethical Nation. Grabe, nakita ko nag-umabot ng 111 kanina yung nanonood, yung viewers natin. Eh, grabe, power pa yaman. Umabot ng ganun kadami. So by the way, and isa pa, maraming salamat dun sa inyong, sa mga nagtanong, sa mga malalakas ang loob na nagtanong. Yan yung mga payaman, yan yung mga unang yayaman. Basta syempre gawin yung kailangan yung gawin at apply nyo yung mga natutunan nyo. Kasi walang kwenta lahat ng mga natutunan nyo dito kung hindi nyo naman gagawin. Okay? So yun. Ay, parang wala na, wala na. So tatapusin na natin to kung wala na. Ayun. Hindi, mga Team Genuine member pala to eh. So pag, yun nga, pag Team Genuine, wag dito kasi meron tayong sariling Q&A session natin. So dun tayo. Pagbigyan natin sila. Ayun, mga hindi part ng team natin. Okay. Okay, so yun. I think wala naman ang question. So I hope marami kayong natutunan dito sa ating ano, dito sa ating Q&A session. So ginagawa natin to every Friday 8 PM Philippines time. So open to para sa lahat. Kung gusto mo maging isang ethical na network marketer, gusto mong umasenso sa ethical na paraan, yung wala kang niloloko o wala kang pinagsisinungalingan or whatever. So para sa inyo to. Okay? So I hope na ano, marami kayong natutunan dito sa ating Q&A session. Marami pa akong mga additional na ano, na training materials na pwede nyong i-check. Okay? So kung ito ay pinapanood nyo sa ano, sa Facebook, makikita nyo yung mga links sa taas nung video na to. Kung sa Facebook nyo pinapanood, nandun yung mga additional training materials na pwede nyo puntahan. And kung pinapanood nyo to sa YouTube, nasa ilalim yung mga links. So, kita-kits tayo next Friday, 8 PM Philippines time. Mag-set na kayo ng reminder. And para kayo yung mga maunang umattend, unang magtanong, una kong masagot. So, yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless.